11 ng Mayo, Lunes sa 5 linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang tumutupad sa tinanggap niyang mga kautusan ko, siya ang nagmamahal sa akin. Mamahalin ng aking Ama ang nagmamahal sa akin, at mamahalin ko rin siya, at ipakikita ko sa kanya ang aking sarili." Sinabi sa kanya ni Judas, hindi ang Iskariote, "Panginoon, paano mangyayari sa amin mo ipapakita ang iyong sarili at hindi sa mundo?" Sumagot si Jesus at nagwika sa kanya, "Kung may nagmamahal sa akin, isasakatuparan niya ang aking mga salita at mamahalin siya ng aking Ama at pupuntahan namin siya at sa kanya namin gagawin ang isang panuluyan para sa aming sarili. At hindi naman nagmamahal sa akin ay hindi nagsasakatuparan sa mga salita ko. At ang salitang inyong naririnig ay hindi sa akin kundi sa Amang nagpadala sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga ito habang kasama pa ninyo ako. Ituturo naman sa inyo ng tagapagtanggol ang lahat. Siya ang Espiritu Santong ipadadala ng Ama sa ngalan ko. At ituturo niya sa inyo ang lahat at ipaaalaala niya sa inyo ang lahat ng sinabi ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ang hindi naman nagmamahal sa akin ay hindi nagsasakatuparan sa mga salita ko. Para sa mga tagasunod ng Diyos, ang salita ni Jesus ang batas o kautusan na sinusunod. Isinasakatuparan ng tapat na tagasunod ng Diyos ang mga turo at aral ni Jesus. Hindi sapat na pakinggan o pag-aralan lamang ang mga salita ni Jesus na matatagpuan sa Biblia. Hindi rin sapat na ipangaral ito habang hindi naman isinasabuhay. Ang hangad ni Jesus para sa lahat ng nananampalataya sa Kanya ay isakatuparan ang kanyang salita sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ano ang magtutulak sa tao para isakatuparan ang salita ni Jesus? Paano sinusunod ng isang alagad ni Kristo ang kanyang mga utos? Hindi isinasakatuparan ang salita ni Jesus dahil sa pangamba o takot sa kaparusahan. Hindi rin inaasahan sa alagad ni Jesus ang bulag na pagsunod sa kanyang mga utos. Bagkus inaasahan ang mulat na pagsunod kay Jesus at buong pag-unawa na inaasahan sa Kanya ng Diyos. Higit sa lahat, ang tunay na pagtupad sa mga turo ng Diyos ay nagmumula sa ating pagmamahal sa Kanya. Ayon kay Jesus, ang hindi nagmamahal sa Kanya ay hindi tumutupad sa Kanyang salita. Sa kabilang banda, ang taong may pagmamahal sa Diyos ay kusang loob na nakikinig sa kanyang mga turo at nagsasabuhay nito. Pagsasagawa. Itanong mo sa iyong sarili, bakit ko sinusunod ang 10 utos ng Diyos? Bunsod ba ito ng pag-ibig ko sa Kanya?